Kumusta na ang devotional life mo? Before anything else, I just wanna say thank you sa mga bagong subscribers. Salamat po sa pagsuporta sa Share It Ralph. And meron din tayong Facebook page at www.facebook.com/shareitralph. Pwede niyo pong i-follow yan for updates. And I just wanna shout out doon sa mga nag-comment sa latest video natin. Gusto kong i-shout out yung mga taong to. Si Hazel Joy Arenas, Potpot Channel, si Ezekiel Kagiwa, follow nyo rin yung YouTube channel niya, guys. Excellent content yun. Okay, si Mariel Di Pedro, thank you Mariel. Si The Most Watch, si Nokion, meron din niya Nok Jams. Make sure na yung mag-subscribe din kayo sa YouTube channel niya. Si Joy Danganan Official. Ayan, official na official yan. Subscribe niyo rin yung YouTube channel niya. Si Hupumeno, si Leslie. Si Leslie Kubay. At sa lahat ng nag-view ng ating latest video, salamat po. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit yung notification bell para lagi tayong updated. So today, gusto kong pag-usapan natin yung devotional life natin. Kamusta yung devotion mo kay God? Ngayong pandemic, na-challenge talaga yung devotion natin kay God. And when we say devotion, it is yung pag-i-spend time natin kay Lord. Marami ang naapektuhan dahil wala tayong church gathering. It's easier, you know, to grow sa community kung saan kasama mo face-to-face yung mga ka-churchmates natin, yung brothers and sisters in Christ. Pero ngayong pandemic, na-challenge talaga to because walang mass gatherings. Alam mo, ang daming distraction, ang daming umaagaw ng focus natin. And masasabi kong di naman sila altogether bad. Yung nandiyan yung Facebook, yung YouTube, yung Netflix, yung GTA, yung Valorant. Yung ML, COD, ang kung ano-anong klaseng mga games na, alam mo, basta recreation lang. Pero kapag nasobrahan na, ay makaka-apekto sa ating devotional life. I wanna give tips how to rekindle yung fire natin kay Lord. Diba, naalala mo pag camp, Lord, fire, 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 fire! Pero kamusta ka na ngayon? Every youth camp, no? Nakikita ko sobrang passionate ng mga young people. Kamusta na kaya sila ngayon? Try kaya natin silang tawagan. Hello. Nag-devotion ka na? Nag-devotion ka na? Alis lang tayo. Try natin itong isa. Wala po siya dito. Ano yun, Tay? Nag-devotion ka na? Ah, kanina umaga. Wow! Bakit? Congratulations! Sige, bye-bye! Bye-bye! Hello? Gusto ko lang tanungin kung nag-devotion ka na ba? Hindi ba, Tay? Nakakasin na ako. May bala ka ba mag-devotion? Nakakalungkot man aminin, pero maraming Christian ngayon ang hindi lang nagpa-practice ng social distancing, nagpa-practice din sila ng spiritual distancing. So, gusto ko kayong bigyan ng tips kung paano ba natin ma-rekindle yung fire natin. Miss ka na ni Lord. Gusto ko rin kumausap ng mga some of my friends na maaring napagtagumpay na nila tong bagay na to, or some of them dumadaan dito, hindi alam. Pero I wanna ask them kung ano yung thoughts nila sa mga bagay-bagay na to. Hi Hazel, kamusta? Hello Aina, kamusta ka? Hi Audrey, kamusta ka? Hello Ain, kamusta? Para sa akin po, ano, yung quarantine naging challenge din siya sa devotional life ko talaga. Kahit sabihin mo na parang dami mong time, tapos ang dami mo din gustong gawin. May mga times din talaga na hirap ako sa devotional life. Kasi po na ano, siguro slightly na nahirapan po ako at that time ng pandemic. Kasi po at some point, nawala po talaga ako. As in, totally wala po akong devotion. Medyo may mga times din na parang you're in the valleys.
na parang wala kang desire? Nakapagtahan. Honestly, hindi naman siya yung sobrang woo! Okay lang sa ganun. May mga ibang bagay ang gusto kong gawin. Gustong unahin, ganyan. Ako po kasi, ano, gusto ko din talaga na dating in the morning, magbabasa na ako, free ako, ganyan. Pero dahil, alam mo, lagi mong katabi yung phone mo, yung gadget mo. Parang grabing temptation na, ano, na yun na lang muna. Kung nakita niyo yung notification, yun na agad. Yung biggest challenge po sa akin, siguro po yung, ano, ang daming time. Parang, ano, parang sobrang daming time na parang pwede mong gawin lahat ng mga bagay na pwede mong gawin. Siguro po yung naging problem, I'm preoccupied na sa maraming bagay na for at some point naging distraction na siya na yun na lang yung mga bagay na iniisip ko or doon na lang ako nag-spend time. Yan. Natuto po ako mag-K-drama. One of the many things, busy. Mm-hmm. Sa ano, minsan kasi na-overload ng work. Ganyan. So, mas unahin na yung work. Ganyan. Okay naman, mag-set ka ng time. Pero yung sinet mong time, gabi na. So, pagod ka na. Tapos parang wala ka na yung, wala na energy mo, wala ka na sa sarili to read and to understand. Magkaroon din times na ayoko. Ayoko saan gawin. O kaya, nakakatamad siyang gawin. Kailangan mong magkaroon ng right perspective of God. At kailangan mong magkaroon ng perspective na kung itong mga bagay na ito na enjoy ko, what more yung gumawa ng enjoyment na yun na si God? Siguro, kay Lord, ano, meron din talagang enjoyment. That's right. I just have to have that desire. And I just have to go for it. Nag-start po ako slowly lang. Tapos sabi ko parang ano, meron akong small, parang sobrang small na desire lang. Sabi ko, sige, kinig muna ako ng music, ng ano, praise and worship song. Ganun. Tapos every ano time po, parang kinakapitan ko yung maliit na desire na yun. Tapos hanggang everyday, parang nag-grow po siya. Tapos parang, sabi ko, parang gusto ko na mag-pray ngayon. Sabi po ng madami, parang mahirap po kasi daw talagang makabalik once you're far in or sobrang uncomfortable. Pero sobrang na-realize ko lang na kapag gusto mo talaga yung isang bagay, you will do everything that you have to do para makabalik. So, ayun, nothing grand or wala naman pong secret. You just have to start reading again. You just have to start closing the doors and you just have to start yung screen limit. Oh, that's right. Phones ngayon, so mag-screen limit tayo, ganyan. Just face the fact that na it's not gonna be easy at first, but you always have, you have to stay na, okay, at this time, possible na dahil nga hindi ko feel siya gawin, possible na wala akong makuha, wala akong ma-receive from God, ganyan. Mm-hmm. Pero no matter what it feels or whether you receive something, you think you received something or not, whether you think you hear God or not, you just have to keep doing it still. I want to give you 5 tips para makabalik. Kasi ang tanong talaga dyan, paano makakabalik? Paano ko ba mababalik yung devotional life ko? Tip number 1, have a desire. The very first thing that we need to restore is the desire na makabalik dun sa fire natin sa pag-i-spend time with God. Ito yung unang nawawala. That's why we need to be intentional about it and work our way na magkaroon ulit tayo ng desire to have a consistent devotional life. Tip number 2, eliminate distractions. This is an issue of focus. We need to focus on what is important. Yung distractions will always be there. But it's very helpful na ma-determine natin ano ba yung mga distractions na nasa harapan natin. Because if we will be just passive dun sa mga distractions na yun, then magiging familiar lang tayo dun at iisipin natin, ah, hindi ko na maaalis tong mga distractions na to. So unti-unti, eliminate yung distractions before you. Tip number 3. Allow God to discipline you. God disciplines those whom He loves. Kapag tayo ay minsan naliligaw na ng ating landas, God would discipline us in order to remind that we have a Father. Ito yung nagpapatunay na tayo ay legit na anak ni God. When God disciplines us, it is for us to grow. Tip number 4,
reach out to your discipler. Hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng someone who would encourage you, someone who would speak life to you, dahil mahirap lumaban ng mag-isa. Reach out to your discipler. Huwag kang mahiya na magsabi na ikaw ay nanghihina. Tip number 5, train yourself to be disciplined. In order for us to have a consistent devotional life, kailangan maging intentional tayo. We need to train ourselves to be disciplined. Dapat marunong tayo ng self-control. God measures our strength differently. Kung tayo, iniisip natin yung strength natin ay physical, ang measurement ni God is different. He wants us to be strong through our self-control. Learn how to discipline yourself, discipline your time, discipline how you use your strength. So these are the 5 tips that I want to give you. Number 1 is have a desire. Number 2 is eliminate distractions. Number 3 is allow God to discipline you. Number 4, reach out to your discipler. And number 5, train yourself to be disciplined. So I hope meron kayong natutunan dito sa 5 tips na binigay ko how to rekindle your fire. Lagi mong tandaan, ang pinaka-importanteng bagay sa buhay mo is yung relationship mo kay Lord. The very life of God on the inside of you is what sustains you. And the truth is, what you feed grows and what you starve dies. Kung tayo, ang pinapakain lang natin is yung gusto ng flesh sa buhay natin, then yung flesh would be glorified sa buhay mo. Ugaliin natin maging spiritually fit. So I pray na hindi natin masayang itong time natin during the pandemic, during the quarantine, na mas lalong makilala si God. Ang pinaka-importante is yung relationship natin kay God. Kamusta yung devotional life mo? Kamusta yung Bible reading mo? Kamusta yung worship mo? I know mahirap siya ngayon because walang church community. But I believe the grace of God will carry us through in this season. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell. I hope na may natutunan ka sa sharing natin sa episode na ito.